enerhiya. Pwede rin daw itong pampaganda at pampabata. Tanong, ano ang pagkain ninanamnam ng mga Pinoy 3 times a day? Ano pa? Eh di, kanin! Hindi nga raw nabubuhay ang Pinoy na walang kanin. Pero alam niyo ba, ang bigas ngayon, hindi lang sa mesa bumibida. Ang Nueva Ecija ang sentro ng rice production sa Pilipinas. Dito rin makikita ang Philippine Rice Institute of PhilRice na nagdidiskubre ng mga bagong pakinabang ng palay at bigas. Rice is life. For the Filipino, rice is culture. Rice is also religion. So it's very important to eat rice at least 3 times a day to as much as 6 times a day. Pati merienda, our desserts are also made of rice. Alam niyo ba na may humigit kumulang na 100 klase ng bigas dito sa bansa? Here, we have many kinds of rice varieties displayed here. So, these are approved rice varieties. You can see different kinds. For example, we are promoting pigmented rice because it's more nutritious. It has antioxidants, anthocyanins that can help fight cancer. Pinopromote din nila ang brown rice dahil siksik ito sa sustansyang nawawala kapag kinikis-kis na ang bigas para maging mas maputi. Normally, the brown rice can get spoiled if you pack it in the normal way that you pack rice now because it's not so stable. But if you vacuum pack, you can have it in your market, supermarket, and you can eat it. And it's much more nutritious because it has a high content of fiber. So it's good, much better than the white rice. Kapansin-pansin din dito ang mga unique rice products tulad ng rice noodles with malunggay, puff rice, rice pulveron, at kung ano-ano pa. Pero, ang prido ng PhilRice ay ang kanilang tapoy o rice wine na gawa sa malagkit na bigas o glutinous rice. This is the PhilRice tapoy rice wine process. We start from the cooking of the rice. We use only glutinous rice to make a very good taste of the wine. So after the rice is cooked, we transfer to the pre-fermentation room. The rice remains there pre-fermenting for 3 days. Pagkatapos ng fermentation, sasalain na ang katas ng bigas. Matamis to kahit walang asukal na inihalo dito. Naturally sweet daw kasi ang glutinous rice. Pero alam niyo ba na sa usapang palay, hindi lang bunga ang pwedeng pakinabangan? Ang balat nito pwedeng maging biofuel. Ito ang aming design na rice husk gas stove. Ang primarily, ang fuel nito ay yung rice husk o yung tinatawag nating ipa na byproduct ng giniling na palay. Kailangan lang punuin ng ipa ang tubo na ito. Lagyan ng apoy at may instant gas stove ka na. Safe siya, hindi ito sumasabog kasi natural, ano siya eh, natural drop system lang siya. Hindi siya under pressure. Pero may isa pang scientific breakthrough ang pinag-aaralan ng PhilRice. Nadiskubre nila na ang rice bran oil maaaring mas healthy pa kaysa sa olive oil. Rice bran oil ang tawag sa langis na mula sa pinagkikis-kisan ng palay o darak. And according to scientists, rice bran oil is probably the healthiest as well as the oil that is best for frying food because the boiling temperature is very high, meaning it does not break down easily. Pwede mo nang luto na yung prito mo, yung mantika mo okay pa kahit ilang beses mo siyang iprito. Pero di lang PhilRice ang tumutuklas sa mga bagong gamit ng rice. Para sa coffee lover na si Leti Basubas, ang rice pwede rin inumin. So nag-roast ako, nag-grind ako, ipinak ko siya sa isang plastic. Pag karaniwan lang, tapos isinulat ko lang yung instant rice coffee. Umatend kami ng exhibit dyan sa PhilRice. Anniversary kasi yun, November. Tapos, nabenta siya.
Ang sekreto raw sa masarap niyang rice coffee, ang tamang pagtusta sa giniling na bigas. Hindi siya kailangang sunugin. Kasi pagka sinunog mo siya, nagiging toxic din sa katawan natin yon. Pero kung hindi ka coffee drinker, aba, subukan mo ang rice tea. Paganda, ang bigas, pwede rin beauty products. Dito sa Kotitap Aromatherapy, from head to toe, ang mga pampaganda na gawa rin mismo sa Rice by Products. Rice brand kasi una dahil ito kasi yung byproduct siya ng rice production. So, instead na i-feed siya sa hogs or yung iba tinatapon ginagawang source of fuel, ito naman yung aming ginagawang raw material for the spa products. One Direction is lang siya. Biro mo, ang rice bran o tarak na dating pagkain baboy, ginagawa ng beauty products. Pwede daw kasi ang rice bran oil sa pagpapaganda. Papaya extract. Yung rice bran kasi is high siya in omega fatty acid. So, isa siya sa mga plants na may mataas na composition nito. So, normally sa fish lang natin siya nakikita. So, sa rice bran meron ito. Tapos, highly exfoliant siya. Bestseller nila ang rice bran shampoo at conditioner, soaps, scrubs, oil, at lotion. Masubukan nga. Ayun, sabi ni Miss Cheryl, kailangan daw na nakalagay sa kamay itong mask around 10 to 15 minutes hanggang sa mag-dry. Tama po ba? Ayun, kasi after nun, pwede mo na siyang tanggalin. Oo! Ayun, natanggal na yung mask sa kamay ko. And, true enough, ang lambot niya after, tsaka... Ang bango! Amoy siyang... Parang may ano ba to? May bulaklak? Amoy siyang bulaklak. So, hindi lang siya malambot. Ang bango-bango pa niya. So, perfect makipag-hold hands. Kasi mabango na malambot pa. Ganda. Ang maliliit na butil ng bigas, hindi lang pala masustansya, punong-puno rin ng biyaya. Ngayon, ang pinaghirapang itanim ng ating mga kababayan, pwede nang anihin sa iba't ibang paraan. Ang magtanim ay hindi biro. Bakit nga naman hindi? Kung ang dala-dala nito ay sari-saring produkto na hindi lamang healthy, pwede rin pampabeauty.